Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po si Pastor Radech, ang inyong pong lingkod. At ako po'y bumabati sa lahat ng mga members and supporters and prayer warriors ng Horizon Church and Ministries Singapore ng Happy 22nd Victorious Anniversary. Ang Panginoon po ay napakabuti, napakatapat. Over the years, wala po tayong nakita kundi ang kanya pong pagsubaybay, pagsama, pag-provide sa lahat ng ating mga pangangailangan. Kaya taos-puso po talaga akong nagpapasalamat with all humility and acknowledging that every step of the way, ang Diyos po talaga ang siyang dahilan kung bakit 22 years after that first day natin doon sa dagat, kung saan tayo nag-hold ng ating unang service. 22 years after that, nandito pa rin po tayo, patuloy na binibigyan ng pribilehiyo na mag-serve, because indeed, it is a privilege to serve God. So today po, bilang anniversary nga po natin, ay ilagay ng Lord sa heart ko po yung mensahe na ang Holy Spirit lang po talaga ang tanging gasolina, ang tanging nagbibigay apoy, nagbibigay kapangyarihan sa Horizon Church and Ministries. Kaya yun po ating pag-uusapan ay pinamagatan ko pong HCM Through the Years, Empowered Only by the Spirit of the Lord. At ang ating teksto po ay kinuha ko po sa aklat ng Zechariah chapter 4 verse 6. Sabi po doon, "This is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts." At bago po tayo magpatuloy, tayo po muna ay manalangin. Hingin natin ang guidance ng Holy Spirit para mas maunawaan natin ito pong ating pag-uusapan. Dalaygo ng Ginoo. Let us bow our heads in prayer. Thank you, Jesus. Heavenly Father, we entrust to you, Lord, itong pag-aaral namin ng iyong salita. Nawa lahat kami, Panginoon, ay magkaroon ng bukas na isip. At sa bandang dulo, sa bandang huli, Panginoon, ng aming mensahe, Lord, kaming lahat ay magbibigay pugay, magbibigay papuri sa nag-iisang banal na Espiritu ng Diyos na siyang dahilan ng katagumpayan ng ministeryong ito. Salamat po, Ama, ngayon pa lamang, Lord, patuloy na tanggapin ninyo ang aming pagbibigay ng kaluwalhatian. Dalaygon ka, Ginoo. Takos ka gayod na pagadaygon. Sa'yo lamang lahat ng papuri, Lord. In the name of Jesus. And everyone said, Amen. Amen. So, praise God. Ang ating nga pong topic ay HCM Through the Years, Only by the Spirit of the Lord. Yung ating empowerment ay sa banal na Espiritu lang po talaga nang galing. Ang background po nitong ating teksto ay storya po ng mga Israelita nung after po silang na-exile sa Babylonia. Ang hari po nung panahon na yon sa Persia, si King Cyrus of Persia, nagbigay po siya ng moratorium, nagbigay siya ng parang clemency, kahabagan. Pinabalik niya po ang around 50,000 Jewish people sa Jerusalem. Pinabalik niya upang mag-rebuild ng temple. At this time po, ang gobernador po ng Israel o ng Jerusalem ay si Zerubbabel. Kaya nga po ito pong word na dumating kay Prophet Zechariah, who was a prophet at the same time na si Zerubbabel ay governor siya ng Jerusalem. Si Zechariah po kinausap ng Diyos upang bigyan si Zerubbabel ng isang encouraging na salita. At yun nga po yung ating teksto, Zechariah chapter 4 verse 6. "Not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts." Ang tinutukoy po dito ay yun pong pag-rebuild ng temple, na ang ibig sabihin, ibig pakahulugan nitong salitang ito ay hindi po pwedeng idaan sa kapangyarihan ng tao, not by might, hindi pwedeng idaan sa lakas ng tao,
hindi po pwedeng idaan sa kakayahan, kaparaanan ng tao ang pag-rebuild ng gawain ng Diyos. Dahil ito ay ma-accomplish lamang sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos. So, ito pong teksto natin, it really spoke to me because sa abot po ng makakaya ng aking kaisipan na alalahanin, wala po ako ibang mahanap na dahilan kung bakit tayo nandito pa rin na naglilingkod sa Lord, naglilingkod sa Filipino community here in Singapore. After so many years, nandito pa rin tayo. Ang isang dahilan lang po talaga na nakikita ko ay walang iba kundi ang pagsama sa atin ng Holy Spirit. Indeed, it's not by might, it's not by power, but it has been by the Spirit of the Living God. Ang Zechariah 4:6 po ay meron pong dalawang keywords, yung pong might and power. Sabi doon, it's not by might, it's not by power, but it's by the Spirit of the Lord, sabi po doon. Ito pong word na might dito sa Zechariah 4:6. Ito po ay matatagpuan, by the way, sa Old Testament, sa Lumang Tipan. Ang might po na tinutukol dito ay usually translated as army, human power, human strength, human force, ability na ang tao ang makakapagbigay, efficiency ng tao. At usually po, limited kasi konektado sa tao na ang tao naman po ay alam nating limited. Yung isang salita naman po, might, ang ibig sabihin po in this context, sa kontekstong ito, ang ibig sabihin po ng might dito ay yung pong pera, wealth, kayamanan, and kung ano yung pwedeng ibigay ng tao bilang pagsuporta sa isang bagay. So, yung might po dito ay still patungkol pa rin po sa kakayahan at resources ng tao. At yung pong word na power dito, di ba sabi, it's not by might, it's not by power, it is by the Spirit of the Lord, di ba? Yun po ang pinakapunto ng Zechariah 4:6. Yun pong power na nakalagay po doon is by the power of the Holy Spirit. Ang implication po nito ay yun pong force, yun pong miraculous acts at infinite, finite po ang tao, may katapusan ang tao, ang Diyos ay wala. So infinite power ng Lord, yung sinasabing it's by the Spirit of the Lord. So praise God, dahil ang Horizon Church po, ever since po tayo nagsimula, wala po tayong inasahan, wala po tayong sinandigan, hindi tayo humingi, hindi tayo umasa, hindi tayo naging dependent sa kakayahan ng tao na tao lang. Praise God, hindi po sa pamamagitan ng human strength, kaya tayo ay lumaki, glory to God, nagkaroon ng pagkakataon na makapag-open ng mga churches sa Philippines. And by the way, ngayon po as I talk to you, meron po tayong 44 Bible study groups sa Pilipinas. Ito po'y matatagpuan sa Agusan del Sur, sa Agusan del Norte, particularly Butuan City at Bonbon within Butuan City din. And meron din po tayong La Union doon sa Luzon. So, a total of 44 Bible study groups na po ang pinagkatiwala ng Diyos sa atin. So, hindi po ito maitataguyod. Hindi po ito masusustain lang sa kakayahan ng tao. Hindi po ito masusustain lang po sa pamamaraan or gadget or equipment ng tao. Ito po talaga ay tanging sa Holy Spirit lang po. Only God's Spirit could and would accomplish ito pong mga bagay na katulad nito. Ang Holy Spirit lang po talaga ang tanging sustaining component, yung nagsusustento, nagsusustain, nagpapatagal, nagbibigay ng buhay sa Horizon Church. Hallelujah. And today, as we celebrate our 22nd anniversary, we reflect on the past moves, past blessings, past miracles
ng Holy Spirit, ng Panginoon, by the power of His Holy Spirit. Nandun po sa 22 years na yon ang kanyang faithfulness. Kanina ko pa po ito pinaulit-ulit. I cannot repeat it enough. Faithful po talaga ang Lord. And He is really a good provider. He's merciful, slow to anger. Siya po ay gumagawa ng maraming mga himala, maraming kababalaghan sa ating kalagitnaan. For the last 22 years, napakaraming tao na po ang nabago. Napakarami na pong buhay ang na-transform. In fact, natutuwa ako dahil meron tayong mga friends from the LGBTQ community na unti-unti po silang sumasama sa atin dahil na nararanasan nila, nararamdaman nila ang acceptance, nararamdaman nila ang love dito po sa loob ng simbahan natin. Kaya salamat sa Panginoon maging sa opportunity na abutin ang mga katulad po nila. At hindi lamang po yun yung ating mga kababayan ng mga domestic helpers, katulad po ng karamihan sa atin, yun pong mga professionals din po, naaabot din po natin sila. At hindi lang nga po dito, if I may just tell you a story, ano po, nung pandemic po, tayo po ay binigyan ng Panginoon ng pagkakataon na makatulong sa mga churches sa Pilipinas. More than 250 churches po, sa abot po ng aking maaalala, yun po ang bilang ng mga small independent churches na natulungan po ng Horizon Church for the glory of God. At yan po ay dahil sa banal na Espiritu na patuloy po na naging mahabagin sa atin, nagbigay sa atin ng grace. At hindi lang po yun, marami din pong mga kapastoran sa personal na mga pangangailangan ang natulungan po ng ating church. Dahil nga po, nakikita natin na tayo ay tinatawag ng Panginoon doon sa Compassion Ministry. Kaya ilang libong tao na po yan na naging bahagi ng gawain na ipinagkatiwala ng Lord sa atin. Ito nga po, Horizon Church and Ministries. Kaya salamat po talaga sa Panginoon. Dahil sa kanya pong kahabagan and by the power of His Holy Spirit, tayo po ay nasusustain. Tayo po ay nandito ngayon. Again, all these things were made possible sa pamamagitan po ng tulong, sa pamamagitan po ng ayuda ng Holy Spirit. The only exclusive, only na exclusive pa, solo source ng power, solo source of blessing ng buong simbahang ito. Walang sino man na pwedeng bigyan ng karangalan, walang sino mang dapat itaas, walang sino man na dapat bigyan ng pasasalamat. Well, syempre magpapasalamat tayo sa mga taong tumutulong, nagpipray, pero ang ibig ko pong sabihin ng pinakamainam, pinakamataas na uri ng pagpupurit, pasasalamat ay dapat po i-reserve lang talaga sa Holy Spirit dahil siya po ang tumulong sa atin for the last 22 years. Alam niyo po, meron pong sinabi si Jesus sa kanyang mga unang alagad, doon po sa Acts chapter 1 verse 8, sabi niya, "You will receive power." Sinabi niya sa kanyang mga apostol, "You will receive power after that the Holy Spirit has come upon you." Dito po sa verse na ito, ang power na tinutukoy dito, by the way, the book of Acts is found in the New Testament. So, Griego po ang original po nito. Ang power po na tinutukoy dito in the original Greek ay dunamis. Ibig sabihin, power na galing sa kalangitan. Power na galing sa Diyos. Kapangyarihan na hindi mapigilan. Ito pong uri ng kapangyarihan na sinabi ni Jesus na tatanggapin ng kanyang mga alagad sa oras na sila'y tatanggap, sa oras na bababaan sila ng Holy Spirit. Ito pong power na ipinangako dito, ito po yung power na nagkikreate ng mga miracles. Ito po yung power na nagbabago ng buhay ng mga tao. Ito po yung abilidad, kapangyarihan na gumawa ng mga himala. And true enough po, after this event po,
nung ang Holy Spirit po ay bumaba sa mga apostoles, sa mga unang disipulo ni Jesus, sila po ay tumanggap ng kapangyarihan. At after that po, tuwing sila'y lalabas upang ipangaral ang magandang balita, sila po'y sinamahan ng banal na Espiritu ng Diyos. Sila po ay pinartneran ng Holy Spirit. They started to perform miraculous healings. They started to see deliverances, yung mga tao po na sinasaniban ng masamang espiritu, nilulukob ng gawa ni Satanas. Sila po'y nade-deliver. Sila po ay lumalaya. At nung sila'y lumaya, hindi sila pinalaya upang gumawa ng masama o pumili, maging mag-choose ng negative or pangit. Sila po'y pinalaya upang sila ay makasunod ng tapat sa Panginoong Jesus. Hallelujah. Praise God. And kung atin pong, if you may just give me a little bit of time po, gusto ko lang pong banggitin ang ilan sa mga himala na nangyari doon po sa Book of Acts. Sa Book of Acts lang po ito, hindi pa po kasali yung iba pa. Ito po yung mga himala na nangyari after po na ang atin pong mga naunang mga kapatiran, ang mga apostoles, ay tumanggap ng Holy Spirit. Nung sinamahan sila ng Holy Spirit, sila po ay nagkaroon ng abilidad or nagkaroon sila ng kakayahan na mag-minister, mag-facilitate, if I may use the word facilitate, ng healings, ng mga himala, ng pagbabago ng buhay, ng kalayaan. Praise God. At gusto ko lang pong banggitin po, no, medyo mahaba po, pero pakinggan lang po natin with patience kasi napakaganda pong balik-balikan ang ginawa ng Lord through the first disciples of Jesus, yung mga nauna po sa atin. Doon po sa Acts chapter 3 verses 1 to 10, isa pong lame man ang pinagaling at ginamit ng Lord si Pedro. Si Pedro po, yes, siya po yung tao na dininay niya si Jesus, di ba, 3 times. Sinabi niya doon sa mga tao na nagtanong sa kanya na kasama mo yan, ano, nung si Jesus po ay naaresto at iniimbestigahan, papunta na po siya sa Kalbaryo upang ipako. Sabi ni Peter, hindi ko siya kilala. Samantalang hours before that, sinabi niya kay Jesus, hanggang kamatayan, Lord, kaya kitang samahan. Pero grabe, no, nagawa niya talikuran si Jesus. And yet, nung siya po ay nagrepent, nanumbalik, siya po ay binigyan ng higit pa na tiwala ng Panginoon dahil ibinabasa kanila ang Holy Spirit. At dito nga sa Acts chapter 3, makikita natin na si Pedro po ay naging instrumental sa kagalingan ng isang tao na hindi dati makalakad. At pangalawa po, imprisoned apostles were freed by an angel sa Acts chapter 5, 17 hanggang 21. So, gumawa ng himala ang Diyos, lumaya po ang kanyang mga lingkod na nabilanggo. Number 3, si Aeneas po, healed from paralysis sa Acts chapter 9, 32 hanggang 35. Si Dorcas, she was restored to life sa Acts chapter 9, 36 hanggang 41. At yun pong isang another crippled guy doon po sa Lystra. Pinagaling din Acts chapter 14, 8 hanggang 10. And then yung slave girl na pinalaya mula sa pagbibiktima ng mga demonyo, siya po ay inalihan ng masasamang demonyo, masasamang espiritu doon sa Acts chapter 16, 16 to 18. Makita natin doon ang kasaysayan nitong babaeng ito na pinalaya siya. And then doon po sa Acts 16, 25 to 27, si Pablo naman po ay lumaya. Miraculously, himala sa himala na lumaya siya mula sa bilangguan. And then doon po sa Acts chapter 20, 7 hanggang 12, makikita natin si Eutychus. Naalala niyo po si Eutychus po. Yun po yung isang young man na nakinig kay Pablo. Habang si Pablo po ay nagpipreach ng pagkahaba-habang preaching, nakatulog po si Eutychus at nalaglag mula sa bintana at siya po ay dineklarang patay nung nandun na siya sa lupa. Pero ang ginawa po ni Pablo, siya po ay pinag-pray, siya po ay nag-minister si Pablo sa kanya. And
All of a sudden, siya po ay binalikan ng hininga at nabuhay. Acts chapter 20 po natin makikita yun. And then yun pong isang lugar kung saan napadpad si Pablo kasama ang ilang mga bilanggo nung sila po ay na-shipwreck. Napunta sila sa isang isla at yun pong tatay nung ruler po doon ay nagkasakit. At sa pamamagitan po ni Pablo na siya po ay punong-puno ng Holy Spirit, gumaling po itong itong matanda na tatay po ni Publius. Acts chapter 28. And then makikita din po natin, backtrack tayo ng bahagya, maging sa Acts chapter 5, 15 hanggang 16, makikita natin na kahit na yung anino lang ni Peter, nagpapagaling. Marami po ang na-blessed sa kaniyang shadow lang po niya. Ganun po katindi kapag nasa atin ang empowerment of the Holy Spirit. And over the years po, through the years, wala po talaga tayong inasahan. Ito pong church natin, gumalaw lang po ito na buhay, tanging sa Holy Spirit lang po. Kaya ako, very thankful po ako sa Panginoon na pinagkatiwalaan niya tayo. Sino lang ba tayo para tayo po ay pagkatiwalaan niya? Alam niyo, it is an honor, it is a privilege na maglingkod sa Panginoon. I had a pastor friend once, sabi niya kahit alilain siya, kahit gawin siyang slave, kahit busabusin siya, maglilingkod siya sa Panginoon. And up to now po, naglilingkod pa rin po siya sa Panginoon. Ito pong statement niya na ito, sinabi niya ito, siguro mga 38 years ago. Pero totoo po na kahit ano na ang pinagdaanan niya sa buhay, hindi niya magawang talikuran ang Lord. Indeed, ang Panginoon po, He grows sweeter as the days go by. At doon din po sa Acts chapter 6, makikita natin si Stephen. He did great wonders and signs and miracles. And then sa Acts chapter 14, makikita natin doon na ang mga apostol, binanggit doon, the Lord granted signs and wonders to be done by the apostles, by the Christians, early Christians back then. And then doon po sa Acts chapter 19, may binanggit din po doon, God worked unusual miracles by the hands of Paul, even through handkerchiefs and apron. Grabe po. Hindi po, ibang klase, ano po, panyo na lang niya. Meron pa pong pahid, merong kapangyarihan because of the presence of the Holy Spirit. Praise God. Napakabuti po ng Panginoon dahil hindi po niya ipinagkait ang kanya pong sariling espiritu. In fact, ito po nung kanyang pinadala sa atin, ito nga po ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan, ng strength upang magawa ang mga pinapagawa niya. Ephesians chapter 3 verse 16 says, He would grant you according to the riches of His glory to be strengthened with might through His Spirit in the inner man. Talaga pong nagpapalakas sa atin ay ang Holy Spirit lang po. Ang nagpapalakas sa simbahan natin ay ang Holy Spirit lang po. Wala po tayong financial supporters na katulad po ng ibang ministries na mayroong mga mayayaman na tuloy-tuloy ang pagbibigay. Hindi po tayo katulad doon po sa mga simbahan na marami po silang members na malalaki ang kinikita at malalaki din po ang naibibigay, na iko-contribute sa church. Wala po tayong ganun. Ang pag-asa lang po talaga natin ang Panginoon. And by the power and the mercies of the Holy Spirit, tayo po ay nasusustain po niya. At nakakagulat. Ang katingadan sa tanan butang, usahay, meron tayong mga pangangailangan minsan na kapag inisip po natin ay napakalalaki. Pero pagdating po ng oras na kailangan ng magbayad, glory to God, dumarating naman po ang provisions. Alam nyo, I hope I'm right. Baka mali din ako, pero sa tingin ko po, parang Horizon Church po ang may apat na venues along Orchard kung saan nagtitipo ng mga Filipino. Kaya naman Orchard ang pinili natin. Tayo lang po yata, hindi ko lang po 100% sure, pero sa abot po ng akin pong maisip, parang tayo lang po ang merong apat na venues along Orchard. YMCA, Concord Hotel,
Lucky Plaza 0414-0464. Ito pong mga lugar na ito, hindi po ito basta-basta po ang rental. Pero bakit po tayo nagtatagal? Itinataguyod po tayo ng Holy Spirit. Tinataguyod tayo ng Diyos sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang banal na Espiritu. Kaya tayo po'y malakas ang loob. At nagagawa natin yung sinasabi po doon sa Mark 16, ano po, Mark 16:20. They went out and preached everywhere, the Lord working with them. Sabihin nga po natin, working with them. And confirming the word through the accompanying signs. So, tayo po ay katulad din po sa mga apostoles ng mga panahon na yun. We go everywhere and the Lord works with us and confirms His word through the accompanying signs. Ano po ba ang mga sinasabing signs na ito? Alam niyo po, bago ko po banggitin yung pong reference natin for the signs that I'm mentioning. Sa totoo lang po, ang dami-dami na pong mga himalang ginawa ang Lord. Ako na lang po, magpapatotoo ako sa inyo. Almost 3 years ago, na-diagnose ako ng cancer, breast cancer. After a few months, another diagnosis, thyroid cancer. Pero purihin po ang Panginoon by the grace and the mercies of God. Pinagaling po niya ako. Naranasan ko po ang healing na yan sa pamamagitan po ng inyong mga panalangin, mga Horizon Church people. Ang atin pong Horizon Church family po, napaka-powerful po in the area of praying, no? Kaya salamat po talaga sa Lord. By His mercy, by His grace, by His Spirit, nangyayari po ang lahat ng ito. At hindi ko lang po mabilang na ang dami-dami na pong taong pinagaling, ang dami-dami na pong answered prayers, at kayo po na mga nakikinig sa akin o nanonood nito. Alam ko na merong mga pagkakataon na kayo ay may problema, may karamdaman, at naranasan niyo po ang pagkilos ng Lord sa loob ng simbahan natin habang kayo ay nagpapakumbabang, humihingi, nananalangin. Ipinakita niya ang kanya pong pagsuporta, ang kanya pong pagtugon, pagsagot sa ating prayers dito po sa Horizon Church. Purihin po ang Panginoon. Hindi po naman exclusive. Ayoko pong baka isipin po ninyo na ang yabang ni Pastor Radech, exclusive lang ba sa Horizon Church ang Holy Spirit? Hindi po, hindi po yung ibig ko sabihin. Ang ibig ko lang po sabihin dito po sa atin, wala pong ibang sikat, walang ibang may gawa ng himala, ng mga pagbabago ng buhay, kundi ang Holy Spirit lang po talaga. Hindi po pwedeng i-fake, hindi po pwedeng ipeke ang transformasyon na nangyayari sa libu-libong tao na naging bahagi ng ministry na ito dito sa Singapore at sa Philippines. Kaya talaga sa kanya lahat ang papuri at pasasalamat. Going back doon sa sinabi ko, ano ba yung mga signs and wonders na sinabing sasama, a-accompany sa mga mananampalataya? Sabi po doon sa Mark 16:15-18, go into all the world and preach the gospel to every creature. Verse 16, he who believes and is baptized will be saved, but he who does not believe will be condemned. So if you do not believe, you are already condemned. And these signs will follow those who believe. In my name, they will cast out demons. They will speak with new tongues. They will take up serpents. And if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. They will lay hands on the sick, and the sick will recover. These are the accompanying signs sa mga taong nananampalataya, sa mga taong ligtas, sa mga taong na kay Kristo Jesus. Ito pong mga senyales na ito at ang mga signs and wonders and miracles na ito. Kasama din po dito ang casting out ng mga demons in the name of Jesus. Kaya tayo po, hindi po tayo dapat natatakot sa mga ganyang klaseng mga kapangyarihan. Sabi ng 1 John 4 verse 4, God who is in us is greater than he who is in the world. Praise God. At ang sabi pa din po ng 1 Corinthians chapter 2 verses 4 and 5, and my speech and my preaching were not with persuasive words of human wisdom,
but in demonstration of the Spirit and of power, that your faith should not be in the wisdom of man, but in the power of God. Upang ang ating pong pananampalataya ay nasa kapangyarihan ng Diyos, nasa Espiritu ng Diyos, hindi sa kapangyarihan at magagawa ng tao. At yan po ang pinaninindigan po natin dito sa Horizon Church, na lahat ng mga naririnig ninyo na mga mensahe sa ating mga pulpito ay hindi puno lang ng human wisdom, kundi ito po, tinitiyak po namin na ito po ay mayroong pahid ng langis, ng anointing. Ano ibig sabihin ng anointing? Equipment, pabor, blessing ng Diyos. Na hindi lang po puro knowledge, puro wise words, kundi kahit simpleng salita, ramdam ng tao na napaka powerful, napaka makapangyarihan ng kanyang naririnig, just because ito ang Word of God. Dahil dito po sa Horizon Church, as much as possible, mas gugustuhin nating scripture-based lahat ng ating mga sinasabi at mga mensahe. Although may mga commentaries, mayroong mga examples, may mga illustrations, may mga quotations, whatever, mga quotes, pero alam niyo po, sa ganang akin po, as much as possible, ini-encourage ko lahat ng mga preachers ng ating simbahan, stick to the Word. Because ang sabi ng Hebreo 4:12, the Word of God is quick and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, bones and marrows. Praise the Lord. At kapag ka ang tao po ay nakaunawa ng mensahe ng kaligtasan sa pamamagitan po ng purong salita ng Diyos, matibay po ang kanyang pananampalataya. Dahil ito po hindi nakasalalay sa human wisdom, kundi sa kapangyarihan ng Diyos. Ang sabi ng 1 Corinthians chapter 4, verse 20, "For the kingdom of God is not a matter of talk, but of power." At ang power na tinutukoy dito ay yun nga pong kapangyarihan ng Holy Spirit. Kapangyarihan ng banal na Espiritu. Praise God. So, yun po ang akin pong gustong ipaabot sa inyo. Kung nagtataka kayo, ano ba sekreto ng Horizon Church, Pastor Adech? Paano kayo nagtatagal? Paano ninyo na nahaharap lahat ng mga financial needs, lahat ng administrative needs? Alam niyo, isa lang po ang sasabihin ko. His grace has been sufficient. Ang grasya lang ng Panginoon by the power of His Holy Spirit. Yan lang po ang naging fuel, battery, gasolina ng simbahang ito. Kaya walang ibang dapat papurihan, walang ibang dapat pasalamatan, walang ibang dapat itaas. Hindi ako, hindi si Pastor Ferdy, hindi ang sino paman. Walang sino mang dapat bigyan ng mas mataas na credit, mas mataas na parangal, kundi ang Holy Spirit lamang talaga, because through the years, Siya lang po talaga ang nagbigay ng kapangyarihan. Siya lang ang nag-empower sa simbahang ito. I hope that you would enjoy today's celebration. At mamaya po ay ang inyo pong mga respective outreach pastors ay meron din po silang sasabihin sa inyo. But I'm just encouraging each one, magpatuloy po tayo sa Panginoon. Wala po tayong ginagawa sa Diyos na magiging sayang in the context of eternity. Minsan nalulungkot po ako kasi kapag nagtatrabaho tayo at napagod tayo at dumating na yung sahod, okay na tayo. Pag nagtrabaho tayo para sa Lord at napagod, kahit na maraming pagpapala na higit pa naman sana sa sahod, parang kinukwenta natin. I hope hindi natin kapapaguran, kasasawaan ang paglilingkod sa Panginoon. Salamat po at panalangin ko po, walang sino man sa atin ang aalis, walang malalaglag, magpapatuloy tayong lahat sa Panginoon. Jesus is worth it. Karapat-dapat, takus gayon, hatagan sa atong pagserbisyo. Glory be to His name.
God bless you po. To God be all the glory. Sa Kanya lahat ang papuri at pasasalamat. Until next Sunday, magpatuloy tayo sa Lord. Maraming pa po tayong anniversaries na haharapin. At inaasahan ko po na sama-sama pa rin po tayong lahat sa pagdating ng mga panahon na yon. May you be blessed, body, soul, and spirit. May your children be blessed. May your business, your work, lahat ng patungkol sa buhay mo, lahat ng taong related sa iyo, lahat ng taong mahal mo, at lahat ng taong nagmamahal sa iyo, may they be blessed. May they be saved. May they come to know the saving knowledge of Jesus. To God be all the glory. Have a good day po. Happy anniversary. God bless you all.